Survivory ba ay takot sumugal pagdating sa pag-ibig? Oo ma. Oo, natuto na ako. Wow! Oo ma, kasi mahirap talaga eh. Basta na mag-usapan natin to. Correct, Mahirap. correct. Mahirap sumugal talaga sa pag-ibig, lalo na if you're ambitious as a person. Ang dami mong pangarap sa buhay, ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong maabot in life. Mahirap talaga mag, ano, take ng risk sa love, lalo na if, lalo na if, di ba, parang hindi naman, hindi pa naman palayan yung tao para sa'yo, di ba? Totoo. Yeah. Pero I love na ano ha, hearing straight from your heart na sinabi mo kanina bago mo explain na natuto ka na. Yeah. Anong pinaka biggest lesson? Biggest lesson? I think madami actually, madami talaga akong natutunan. Pero one, yung pinaka biggest lesson na natutunan ko about love is never lose yourself. Never lose yourself in the relationship. Never lose yourself in the process of being with someone. Kasi at the end of the day, di ba, ikaw pa rin yung andyan para sa sarili mo eh. Like, you know yourself better than anybody else. So, dapat hindi mawala yung sense of identity mo. Kasi may tendency yung ibang tao, kapag minahal mo na yung isang tao, di ba, parang siya na, laging siya, laging siya na lang iniisip mo hanggang sa, ay, o nga pala, gusto ko din pala tong gawin, gusto ko din palang sabihin to, ganito, ganyan, di ba? So, wala, if mawala na yung relationship, parang you'll get lost. So, sana lahat tayong nagmamahal, talaga hindi natin, kalimutang mahalin ang sarili natin. Oo, yun. Natatawa ako. Alam mo ba itong natatawa? Kasi, bago pa dumating yung time na itong nagchichikahan kami via Zoom, napag-usapan namin yan. Pero hindi kami ganito ka-professional. Hindi kami yung, anong matutunan mo? Hindi ganyan. Magkahawak yung kamay natin na natatandaan ko. Oo. Tapos nagahagulunan lalo na. Jai! Hala. Totoo. Which ta ulit tayo soon, ma. Bisita ako dyan. Chika. Sige, sabihan mo ako. Magkasunod. Hindi, may isang show lang after ng program niyo, tapos program ko. Malapit lang naman ako sa ABS lang naman ako noon. So, chikahan tayo. Oo, kape-kape, ganyan-ganyan. I'm excited hearing your new kwentos. Oo. Yeah. Pero ito, V, sa song na matapang, gusto kong idiretsyong itanong sa'yo, ano ang nakakapagpatapang sa isang Vivory? Bakit matapang si Vivory? I think kasi hindi nawawala yung faith ko kay God na kahit ano man mangyari sa buhay ko, kahit anong decision ko, alam ko na He will guide me all the way. Kasi I know na His plans are better than mine. Kahit anong decision ko, kung mag-fail man ako or mag-succeed man ako in life, alam kong lahat ng yan may reason. And syempre yung mga taong nasa paligid ko, like you, Mama Jane, at palagi akong sinusuportahan, talagang nakapag-boost siya ng confidence and nakapagpa-boost ng strength sa akin talaga, as in super duper. Kasi kapag ako lang mag-isa, feeling ko hindi ko talaga kaya. Like, wala, siguro wala nang gagawin ngayon, wala nang motivation, ganun. Oy, but in all fairness ha, ang tapang mo. Sobrang, di ba, sabi ko nga sa'yo, grabe, no? Ang tapang nating lahat, even si yung mga nanonood at yung mga listeners natin. Kasi, yung tinasabi ko eh, nowadays, people can judge us based on kung ano lang yung nakikita nila at pagkakakilala nila sa atin. But they don't know if we're struggling, meron tayong mga iniisip, meron tayong mga pinagdadaanan. Kasi hindi lang yan sa pagiging artista sa showbiz, di ba? Yung not because nakaharap ka sa camera, kailangan mong maging matapang, 'di ba? Oo. Pero kahit sa normal na tao 'yan, 'di ba? Lahat naman talaga, hindi mo naman ipapakita kapag nasa trabaho ka na down ka. Pwede mong iparamdam 'yon, pero hindi naman natin nakasanayan talaga 'yan sa life na papasok tayo tapos yeah. Ano man talaga ganun, 'di ba? So kailangan nating laging mag-chin up, stand tall at iparamdam na tuloy ang buhay. Lahat tayo matapang. Oo. Yeah.